magkasama na namang muli ang grupo ni Tanggol at Mang Berting. Kaya nagpauna na ng babala at paalaala si Mang Berting kay Tanggol. Ngayon magkakasama na naman tayo. Baka naman kung ano-ano naman bitbit mong gulo. Pinapangako po namin sa inyo. Magpapakabaita po kami. Masayang-masaya na ibinalita ni na Lucio kay Angkong na wala na si Ramon sa landas nila. Kaya naman, tuwang-tuwa si Angkong sa kanyang narinig. Balak na rin nilang isunod si Tanggol at kanyang mga kaibigan para gumanti. Sino ba ang paghihigantihan natin? Si Tanggol at ang kanyang mga kaibigan. Habang nag-iisa si Ramon at minumuni-muni ang mga nangyari, hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isip ang ginawa sa kanya ni Marites. Sa kabila ng napakalaking kasalanan niya, nais niyang bumawi at makipagbati para kay Tanggol. Sa kabila ng kasalanan ko, niligtas mo pa rin ang buhay ko. Dapat lang na bumawi ako sa iyo. Sana magkasundo tayo para kay Tanggol. Dahil sa pagkakabunyag ni Mando kay Marites, ang tunay na salarin na bumaril kay Rigor. Kaya naman, lahat ng mga paratang ni Rigor kay Tanggol ay inisip niyang totoo ang lahat ng iyon. Sa pagkakataong iyon, pilit niyang kinukumbinsi si Santino na layuan niya na ang Kuya Tanggol niya at kalimutan dahil wala itong maidudulot na maganda. Huwag mo nang isipin ang Kuya Tanggol mo, huwag mo na siyang asahan. Anong ibig kong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Kalimutan mo na ang Kuya Tanggol mo. Nagdududa na si Rigor na may itinatagong lihim si Marites. Alam niyang may dinadala itong mabigat na problema at pilit na pinagtatakpan. May nangyari kay Marites na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit pinipili niyang itago. Takang-taka naman at gulat na gulat ang mga kaibigan ni Tanggol dahil dinala sila ni Tanggol sa lugar kung saan nangyari ang inkwentro nila sa mga pulis at doon din nawala ang Star of Venus. Sandali, anong ginagawa natin dito? Babalikan lang ako. Ano pang babalikan mo? May tinago ako dito na makakapagpayaman sa atin. Huwag mong sabihin, nasa iyo yung Star of Venus! Oo, Tek. Kinuha ko. Dahil dito, yayaman na tayo.